Yan, where do you see this? So ngayon sa social media, ito nagkalat yung mga ganitong post. Especially itong bata na ito, hindi nila iniisip yung safety precautions or safety measures sa rides na ito. So maraming nagpo-post ng ganito sa social media. Bakit nga ba? Kasi for views, for likes, for amusement. Pero hindi iniisip yung safety. And hindi lang doon sa minors na nakasakay dyan sa rides, pati na rin yung mga ibang mga nandiyan na nakaupo, walang safety belt, walang seat belt na tinatawag. Di ba dapat safety first policy tayo para maiwasan yung mga aksidente? Iiwasan natin yung mga pangyayaring hindi maganda. At ang mangyayari pa niyan, kapag kami na aksidente, tsaka lang gagawa ng aksyon. So, hindi naman natin kinu-question kung ano man yung mga rides na yan. Pero, sana, bago nila i-post sa social media ito, isipin muna nila kung maganda ang impact sa mga nanonood. Yan, and then, tignan din natin yung mga reviews ng ibang mga nag-comment dito. Ang galing, sana all bebe. One time lang ako sumakain yan. Hindi ko na inulit. Grabe, suka ko at ilan araw ang sakit ng ulo ko. So, ito yung ilang mga nabola ng video. Pero anyway, okay naman yung comment niya. Wala nga lang siyang concern sa safety ng bata. Yan, so check din natin yung reviews ng ibang netizens natin. Tama, hindi po ito ligtas at hindi nakakatuwa. Walang alam ang bata sa peligro kung sakali. Tsaka ang namumuno sa rides, dapat malagot dahil kaligtasan dapat ang kanilang inuunang pagtuunan. Hinayaan nila ang bata mag-isa. Which is correct kasi, diba, nag-iisa yung bata, walang nakakapit na matanda or wala man lang safety belt. So, tama lang po yun. And ito pa isa, not safe for this kid, napakababaya ng mga magulang niyan. Tapos, pag may nangyari, kung sino ang sisisihin. So, eksakto, tama yan. Maninisip pa ng iba kapag nagkaroon ng problema at nadisgrasya yung bata. Maganda ang social media, lalo na sa panahon natin ngayon. Sana lang gamitin natin sa mas maayos na paraan. At pag nag-postin tayo, sana isipin natin kung maganda pa ba yung magiging impact nito. Kasi as a content creator or mga nagpo-post ng ganyan, para ka na rin influencer eh. So dapat be responsible when taking somebody's stories like this. Sa mga safeties at kung ano-ano pa na nasa social media, pwede mo sana paki-ice lang. 3, 2, 1.